Noon pa man ay naging tanyag na sa mga manonood ang palabas na Darna at sa katunayan nga ay naging bahagi na nga ito ng kasaysayan sa pelikulang Pilipino magmula pa noong dekada 50. Sa paglipas ng panahon, ang pelikulang Darna ay ginawa ng iba't ibang bersyon ang kwento kung saan iba't ibang artistang babae naman ang gumanap dito. Ngunit bago pa man sumikat ang ilang artista na gumanap sa nasabing pelikula ay nauna munang nakilala at sumikat sa mga manonood ang pinakaunang gumanap ng Darna na si Rosa del Rosario. Noong 1951 ay unang lumipad si Rosa del Rosario bilang kauna-unahang Darna sa pelikulang Pilipino na sumailalim sa direksyon ng ama ni FPJ na si Fernando Poe Sr. Marami man ang hindi nakakakilala ngayon kay Rosa, hindi naman maitatanggi na isa siya sa mga naging pinakasikat na aktres noon. Si Rosa ay nadiskubre ng isang banyagang direktor nang minsan ay makita siya sa isang dress shop ng kanyang kapatid. Dahil nabighani ang dayuhan sa angkin kagandahan ni Rosa ay inalok siya nito na lumabas sa pelikula na pinamagatang Ligaw na Bulaklak at dito na nga nagsimulang umarte sa harap ng kamera ang nasabing dalaga. Naging maganda ang karera ni Rosa sa industriya ng pelikula at dahil sa natural na talento sa pag-arte at maladyosang kagandahan ay kaagad na kilala at sumikat si Rosa sa mga manonood. Naging sunod-sunod ang kanyang naging proyekto at sa katunayan nga ay si Rosa ang itinuturing na movie queen noong kapanahunan niya. Noong 1951 ang magsimulang lumipad ang kauna-unahang Darna sa Pilipinas kung saan ay pinagbidahan ito ni Rosa. Ang hindi alam ng karamihan ay natutong lumipad ang kauna-unahang Filipino superhero na si Darna sa karakter ni Rosa na nakasabit lamang sa helicopter habang lumilipad at ginagawa ang kanyang mga eksena sa ere. Dahil hindi pa uso noon ang computerized editing ng mga eksena ay talagang naging challenge ang umano ang palabas na Darna para kay Rosa. Matapos ang ilang taon ay nais nang magpahinga sa pag-arte at lumagay sa tahimik na buhay si Rosa at nanirahan na lamang sa San Francisco, California kasama ang kanyang asawa na si John Summit at kanyang dalawang anak na babae na sina Geraldine at Teresa. Lumipas ang panahon ay nasaksihan at nasubaybayan ni Rosa ang iba't ibang pagganap ng kanyang karakter na Darna at nagkaroon ng iba't ibang version. Noong 2006 ay namaalam na ng tuluyan si Rosa del Rosario sa edad na 76 sa California. Tunay nga naman nakahanga-hanga ang kanyang ginawa at naiambag sa mundo ng showbiz at magpa hanggang ngayon ay hindi ito matatawaran ng kahit sinong artista.